Bago ang lahat, luma muna. May 11 ang game ng Lakers versus Golden State at Miami Heat versus Knicks. Game 5 yun. Parehas din na 3-1 ang Win Angeles at Miami sa kanilang mga series. Meron chance na tapusin na nila ang series na yon para makapasok na sa conference finals. Pero dito, unahin muna natin yung Miami Heat. Yung chance kasi nilang matapos ang series ay nasa questionable status ngayon dahil si Jimmy Butler ay nilista na questionable din sa Game 5 dahil sa injury niya sa paa. Wala namang report kung lumalala ang injury na yon, pero mula kasi nang bumalik talaga siya ay gano'n na ang status ni Butler. Yung Miami, kaya nilang manalo sa mga top defensive team kahit nga yung Bucks tinalo nila at ngayon naman yung Knicks. Ang isa pa dyan aasahan ay kung umabot ng Game 7 yung series ng Celtics at Philadelphia dahil merong isang particular reason dun na papabor sa Miami. Kapag kasi umabot ng Game 7 yung kabilang series, until May 14 yun, magkakaroon ng mahabang time ang Miami Heat na makapagpahinga at isa pang importante doon, may chance na makabalik si Tyler Hero dahil nga ang binigay na recovery time para sa kanya ay 4 to 6 weeks kung aabot yun ng May 14. Pasok na yon sa 4 weeks dahil yung injury sa kamay ni Hero ay sa middle at sa ring finger niya na nadali. Yung injury na kuha pa ni Hero ay sa series versus Bucks, inoperahan pa yon. Pero kahit wala naman si Tyler Hero, nagawa pa rin mag-dominate ng Miami dahil nga kay Butler. Yung 4 to 6 weeks na mismong galing na rin naman kay Tyler Hero, ang expected talagang makakabalik siya kung sakaling makakapasok sa NBA Finals yung Miami Heat. Dahil hindi naman basta-basta yung injury ni Tyler Hero, lalo yung nadali sa kanya shooting hand pa. Habang nagtitingin din ako ng update tungkol kay Hero, yung isang lumabas dito, yung potential trade sa kanya or sa kanilang team dahil sa isang rason din. Lagpas ng matindi ang Miami Heat sa salary cap next year. Magte-take effect na kasi ang kontrata ni Hero at yung max contract ni Butler. Meron kasi agad $152 million sa limang players pa lang ng Miami Heat. Kaya malilimitahan sila next season para makakuha sa free agency. Pwera na lang kung magte-trade sila ng players, either si Lowry or si Robinson. Ito rin ang masasabing dahilan kung bakit hinahapit ni Butler yung playoffs. Kasi nga, ito yung pinakamaganda nilang window dahil posibleng maiba ang kanilang roster next season. At ito yung best chance nila ngayon dahil posibleng mawala ang mga players na to. Si Kevin Love, Gabe Vincent at si Max Strus na malaking bagay sa Miami Heat. Depende na lang kung yung tatlong players na yon ay kukuha ng minimum contract. Pero best chances naman yon kina Gabe Vincent at Max Strus na makakuha ng malaking kontrata sa ibang team. At yon ang isa sa aabangan dun. Sa kabila naman ng Golden State, nagawa naman nila makabalik sa 1-3 deficit versus OKC noong 2016. Sa West Finals yun. Kaso, ginawa din sa kanila yon ni LeBron at ng Cavaliers. Ito pa kasi yan. Ano kayang nangyari dito kay Jordan Poole? Ayon kasi sa report, frustrated si Jordan Poole nung Game 4. May chances no na ayaw niya makipag-usap sa media. Pero nangyari pa naman. Itlog si Poole nung Game 4. Ang best game pa niya, Game 1, na meron 21 points. Kaso, hindi na nasundan yun. Siya din kasi ang dahilan nung nakaraang taon kung bakit din nanalo ng championship ang Golden State. Dahil nga sa strong finish niya yung regular season at umabot yun sa postseason. Ngayon ang sinasabi ng iba, si Jordan Poole ang nagkokos ng game para sa Golden State dahil sa kanyang reckless defense at yung iba pang ang hindi niya magandang tira na base naman kay Poole ay hindi talaga pumapasok. Habang ini-interview din si Jordan Poole after nung Game 4, yung iba mga player sa locker room ng Warriors nakatingin lang sa kanya at ramdam ng media yung tension sa loob patungo dito kay Jordan Poole. Base naman kay Steph, kailangan nila maglaro ng maayos at hindi sila dapat magturo kung sinong may kasalanan. So nabasa ko lang to kanina na di umano, ang tinuturong dahilan kung bakit nag-iba ang game ni Jordan Poole ay dahil secure na siya sa $128 million na kontrata sa loob ng 4 na taon. Siya ang magiging pangatlong mataas na bayad sa 2024 para sa Golden State. Depende na lang kung si Draymond ay makakakuha ng bagong kontrata.
meron pa siyang $1.2 million na incentives kung makakapaglaro siya ng 65 games kada season. At papatak yun ng mahigit $28 million kada taon kung malalaro niya yung 65 games. Meron pa siyang $3 million na incentive kada taon depende sa makukuha niyang accolades. Tig $1 million sa either MVP or Defensive Player of the Year. Tig $500,000 naman kung masama siya sa All-Defensive Team at All-NBA Team. Sa ngayon, habang hindi pa nakakakuha ng kontrata ulit si Draymond, si Jordan Poole ang pangatlong player na merong pinakamataas na kontrata kada taon sa Golden State, behind Steph at Klay Thompson. So yan muna ang update tungkol dito sa NBA at kakauwi pa lang ng tagapagbalita at wala na ring time.